Greetings, brothers and sisters. Change is coming. The truth cannot be stopped. Today, we will make the world listen. Watch your feet. Sampung pinakamalupit na hacker sa buong mundo? Umpisa na natin. Ang tunay na ibig sabihin talaga ng computer hacker ay ito isang computer expert na ginagamit niya ang kanyang kalaman para masolve ang problema sa computer. Pero nung tumagal, ang salitang hacker o hacking ay niugnay na sa hindi magandang gawain, katulad ng paggawa ng computer bug o virus at pag-break-in sa mga computer security system. So kilalanin na natin ang mga delikadong hackers. Ito na yata ang pinaka-dangerous hacker sa ngayon. Nakakapasok siya sa mga computer ng Pentagon sa USA at magpo-post ng "Your security is a crap." Sa pagitan ng 2001 to 2002, pinapasok niya palagi ang computer ng US military at NASA. Imagine, heavily guarded din ng mga security system. Bakit siya naging most dangerous? Dahil napapasok niya ang mga military computers at na-infiltrate niya mga vital infos. Pwede niya ito i-leak sa iba. At nag-de-delete siya ng mga files at binabago niya mga password nila nang walang kahirap-hirap. Pinapasok niya mga system ng US government hanggang siya ay maaresto noong 2002 at kasalukuyang tinulong sa Great Britain. Si Kevin Mitnick ay hinap ang computer ng US Department of Justice noong 1995 at meron din siyang ginawang pangahak na kaya niyang i-launch ang nuclear missile sa pamamagitan na ng telephone. Kaya siya tinagurian na isa sa most dangerous hackers dahil sa nuclear. Pero ngayon, siya ay isang businessman at wala na siyang ginagawang pang-hack. Marahil ito ang isa sa pinakasikat na grupo ng mga hackers sa listahan natin. Nag-umpisa sila noong 2003 sa isang online forum. Hindi pa sila formal na grupo noon. At yung mga kasali doon sa forum na hindi nilalagay ang tunay na pangalan ay automatic anonymous. Kaya doon nila nakuha ang anonymous group name nila. Madami na sila nagawang hacking katulad ng pag-invade nila sa isang social networking sa Finland, ang pag-takedown nila sa Pirate Bay website. Ito yung website na nag-upload ng mga movies na may copyright. Yung isa pa yung ang pag-shutdown nila ng ilang porn sites. At yung isa pa, yung pag-uncover nila sa isang police na bumaril sa 12 years old. Inilabas nila ang tunay na pangalan at identity sa internet. At madami pang iba, hanggang ngayon nag-ooperate pa din sila. Ang tawag sa kanila ay mga activists. Mga activists sa internet. Pero kadamihan naman sa ginagawa nila ay mabuti at hindi masama. Noong 1999, may isang estudyante sa AMA Makati na nagpasa ng thesis proposal na paggawa ng isang computer program. Ito daw isang program na mga hack sa mga computer systems at pag nakapasok na ito sa computer ay kukunin na nito ang mga vital information. Ang estudyante ito ay si Onel de Guzman na isa nating kababayang Pinoy na gumawa ng I Love You virus noong year 2000. Ang virus ay nag-umpisa sa Pandacan Metro Manila na kumalat papuntang Hong Kong, Europe at US. Ang virus na ito ay nakapaloob sa I Love You file na pag binuksan mo ay nanakawin sa computer mo ang mga vital information. Mahigit 10 billion US dollars ang nawala dahil dito. Kahit ang Pentagon ay napilita magsara ng mga servers dahil sa virus na ito. Sa ngayon, hindi alam kung nasaan si Onel de Guzman. Ang sabi ng iba, kinuha daw ng CIA para magtrabaho sa kanila. Ang sabi naman ng ilan, nagtayo daw ng computer siya sa patay. 60% of the time, it works every time. Isa sa pinakaunang hacker sa mundo ay si Robert Tappan Morris na siya din ang gumawa ng Morris Worm, ang virus na naapektuhan ng 6,000 na computers. Ginawa niya ito noong nag-aaral pa lamang siya sa Cornell University noong 1988 at sinusubukan pa lang niya kung gaano kalawak ang sakop ng internet dahil sa panahon na yon, bago pa lang ang internet.
Ang worm na ginawa niya ay hindi basta-basta namatay, at ito ay dumami ng dumami, hanggang sa maapektuhan ang madami computer sa mundo. Nahuli siya, pero ang parusa lang sa kanya ay community service, at nagbayad lang siya ng maliit na halaga ng bilang fine. Hindi pa naman ganun kahigpit ang batas tungkol sa cybercrime or cyberhacking. At paglipas ng panahon, nagtayo siya ng madaming company tungkol sa computer technology. Ang tawag sa kanya ay homeless hacker, dahil ginagawa niya ang pang-hack niya sa mga motel at hostel. Meron siyang problema sa pakipag-socialize at na-diagnose siya na may Asperger syndrome. Ito ay isang developmental disorder sa pakipag-socialize at communication. Hinak niya ang New York Times website at linagay niya ang kanyang sarili sa database nila. Na-convict siya dahil dito ng 6 months na pagkakulong sa bahay ng magulang niya. May in-expose din siyang isang military officer na nag-leak ng confidential military information sa WikiLeaks. Ang pangalan ng sundalo ay si Bradley Manning. Iginiit niya na linagay niya sa panganib ang mga tao dahil sa ginagawa ng sundalo ito. Kaya mula noon, si Adrian Lamo ay nagtatago dahil siya ay natatakot sa pagliganti ng Bradley Manning. What the fuck are you doing? Ito ay isang grupo ng mga hacker na responsable sa Operation Aurora, na isang international hacking na ginawa noong 2009. Tinarget nila ang 34 companies kasama na ang Google at Yahoo. Pinaniniwalaan na ito ay galing sa China. Ito ay parte ng Elderwood Gang, isang grupo ng mga hacker na nakabase sa Beijing, China. Ang Google ang unang nagbalita na inatake sila ng mga hacker at kinuha ang intellectual property nila. Ang target ng mga hacker ay kunin ang mga source code ng mga higanting kumpanya katulad ng Google at Yahoo. Kaya tinanggal ng Google ang kanilang operation sa China dahil sa pangyayari ito. Ito ang dahilan kung bakit walang Google sa China. Pero hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin ang mga Aurora Gang hackers. Madami sa mga hacker halos kabataan, at paglipas ng panahon, pabata sila ng pabata habang umuunlad ang technology. Tulad ni Jonathan James, siya ay na-convict sa edad na 16 years old dahil sa pagnanakaw ng mga code sa NASA na nagkakahalaga ng $170 million o katumbas ng 8.5 billion pesos sa pera natin. Pero dahil 16 years old pa lamang siya, ang kanyang sentensya ay mababa lang. Pero noong 2007, napagbintangan siya nasa likod ng hacking sa TJX Department Store at kinulong siya. Pero pilit niyang ginigit na siya ay inosente. Siya ay nagpakamatay noong May 18, 2008. Sa tingin niyo, nagpakamatay ba talaga siya o merong foul play? Minsan ng mga hacker ay hindi mo agad malalaman dahil ang buhay nila ay katulad namin sa akin, isang ordinaryong buhay. Katulad ni Kevin Paulson, na isang news editor na ngayon sa wired.com, isang website para sa mga geeks. Pero dati siyang black hat hacker. At isa sa mga ginawa niya ay hinap niya minsan ang telephone lines na isang radio station. May program kasi ang radio station na kung sino ang pang 102 caller, siya mananalo. Ang ginawa ni Kevin, hinap niya ang mga telephone lines at ginawa niya na siya ang pang 102 na caller. At nanalo siya ng Porsche 944. At walang alam ang radio station sa nangyari. Pero katulad ng ibang hacker, kadalasan ang skills nila ay ginagamit sa kabutihan. Katulad na lang ng mga ginagawa niya, na pag-identify ng mga MySpace users na nag-upload ng mga pornographic materials. Pero nakulong siya dahil hinak niya ang computer ng FBI. Nung nakalaya siya, ay nag-focus na lang siya sa pagiging writer and editor. Si Jeremy Hammond ay kasalukuyang nasa kulungan at pinagsisilbihan niya ang 10 taong sintensya. Siya lang naman ang nagnakaw ng 60,000 credit card numbers at ang mga pera kinuha niya dito ay binigay niya sa mga charity, parang Robin Hood style. Pero kahit sa tingin ng iba mabuti ang ginawa niya, mali pa rin ito sa mata ng batas dahil kawawa din ang mga may-ari ng mga credit cards. Ang isa sa pinakamalaki niyang ginawang hacking ay ang pang-hack ng mga emails ng isang company na Stratford Group. Ang Stratford Group ay nag-specialize sa global intelligence at madami itong bigating client. Ang ginawa ni Jeremy, ang mga nakuha niyang information sa mga email sa Stratford ay in-upload niya sa WikiLeaks. Katulad ng detalye sa pagpatay kay Osama Bin Laden at ang pagtangkang kudeta sa Venezuela.
Ang Wikileaks kasi ay katulad ng Wikipedia, pero ang mga nakalagay dito ay mga classified information na in-upload ng mga hacker o hindi kilalang mga tao. At yan ang 10 mga sikat na hackers natin. Kayo, may alam pa ba kayo? I-comment nyo lang sa baba.